Pag-usapan po natin ang epekto at mga dapat na paghahanda at ano rin ang mga dapat gawin ng mga Marcos supporters, Marcos followers, loyalists at mga silent majority nagmamahal sa ating bayan. Kaya ko binabanggit ito kasi dahil nga sa hindi malinaw kung anong dahilan kung bakit umalis si Sara Duterte sa Department of Education, malaki ang posibilidad na yan ay sumama siyempre sa kanyang pamilya o yung mga anti-Marcos o kung anuman sa susunod na mga araw. Hindi natin alam kung kailan yan. Kaya ang pinakamaganda rito, ito ay mapaghandaan din ang ating pamahalaan ni Pangulong Marcos kung ano ang magiging impact, ano ang magiging dating ni nitong pag-alis na ito ni Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Marcos. At ang mga Marcos supporters at loyalists, ang ating mga mamamayan Pilipino nagmamalasakit sa ating bansa at sa Pangulo, kailangan din maghanda kayo. Huwag pagamit, huwag papadala sa emosyon kung ano man po ang gagawin ng kampo ng mga Duterte at kung tuluyan na bang sasama si Sara na sa kanyang pamilya na patuloy ang batikos sa ating Pangulo, pagpaparesign sa ating Pangulo, at maraming mga bagay-bagay, especially ang ginagawa ng kailang mga vlogger, ng kailang mga ng DDS, ay yan ho'y dapat natin mapaghandaan. Sa tingin ba ninyo, lalakas ang oposisyon ng kampo ng mga Duterte? Itong pag-alis na ito ni Sara sa gabinete, anong inyong masasabi dyan? Ako, ang akin pong paniwala, nakataya ang political career ni Sara Duterte din sa kanyang gagawin kung ano ang kanyang plano. Ang ginawa niya, nag-resign. So ano ang kanyang gagawin? Ako naniniwala kung magkukonsentrate siya bilang vice president at hindi makikialam at hindi sasali sa mga political rally at political opposition, baka maging mas okay pa at katanggap-tanggap ng tao. Pero kung gagamitin niya ang kanyang opisina bilang vice president at sasama sa oposisyong ng kanyang pamilya or grupo ng kanyang pamilya na tinuturing na anti-Marcos, lalo na ang mga DDS, doon maaapektuhan ang kanyang political career. Alam niyo kung bakit? Kung nag-aambisyon siya o nagpaplano siya sa 2028 presidential election, dan ho siya masusubukan. Kasi sa akin pong opinion at paniniwala, interpretation, sa ngayon, mahina ang mga DDS. Humina pa nga sila sa kailang mga rally. Dahil kadalasan na kailang mga audience lang doon ay yung mga member ni Kibuloy. Na alam naman natin kung bakit nandiyan yung mga yan. Dahil mayroong problema si Kibuloy na mga warrant of arrest at mga kaso sa korte. Hindi politika yon, iba yon. Kasi ang opposition, kung meron kayong audience sa mga rally, dapat voluntary na sumasali at ang issue pang politika ay ito hong mga member ni Kibuloy, kaya sumasali dyan, gusto nilang maisalba si Kibuloy sa kaso, sa korte. Abay, ibang issue yan. Ibang ang judicial body kaysa sa political issue. So, mahirap magsama yon. Kaya yung interest ng Kibuloy camp at kanya mga followers ay doon sa kaso ni Kibuloy. Kaya nga sumisigaw sila ng resign BBM, akala nila pag nag-resign si BBM, magdi-dismiss yung kaso ni Kibuloy. So, ang hinahanap nila, yung protection lang ni Kibuloy. Pero yung rally at organizer ng kailang mga rally, ang issue ay politika. Kaya nga magkaiba yun eh. Kaya ang tingin, kaya nga ang aking analysis at opinion, mahina. Humihina pa. Kaya pag si Vice President Sara ay sumama dyan sa mga rally niyan na magdalawa ang issue dinadala, politika at saka kaso ni Kibuloy, magsasuffer siya dyan dahil ang mga botanteng Pilipino ay matatalino. Hindi magpapagamit sa mga personal and political interest. Kasi yung iso tong kay Kibuloy, walang kaugnayan sa politika yan. Personal na problema yan eh. Sexual abuse, sexual harassment, umano, at qualified human trafficking. Walang kinalaman sa politika yon. Dahil ang complainant, individual, civilian, hindi naman gobyerno ang complainant doon. Ay yung rally at organized na rally nila, political issue. Nakita niyo yung mga statement ng mga speaker, pampolitika lahat, paninira.
sa ating administrasyon. Tapos sasama yung Vice President. Aba, sa akin pong opinion at paniniwala dyan, hindi makakatulong sa political career ni Sara Duterte kapag siya ay naging aktibo na pagsama dyan, kung sakaling gagawin niya dyan sa mga isyong aking nabanggit na. Kayo, ano inyong masasabi dyan? May kanya-kanya tayong paniniwala tungkol dyan. Hindi ito batikos. Open na analysis at opinion at interpretation sa mga pwedeng mangyari. Kasi hindi po pwedeng pagsamahin para siraan ang gobyerno ng personal na problema mo sa korte at saka yung politika. Kasi yung kinakaharap na problema ni Kibuloy at ang kanyang mga membro, walang kinalaman sa politika. Yan ay kaso dahil may complainant na di umano'y naging biktima. Yun naman hong tapang matapang na rally na sinasabi nila, politika yun. Paninira sa gobyerno. Dahil sa ang interest nila, gustong palitan ang gobyernong ito na sila maghawak. So, hindi sila solid. Hindi sila talagang maituturing mong malakas na kalaban ng gobyerno. Kasi kung walang issue tungkol kay Kibuloy, lalo na, baka wala na silang audience sa rally. Kasi member lang ni Kibuloy ang karamihan nandyan eh. Kita naman yung uniforme nila, yung sayaw-sayaw nila. Galaw yun ang mga member ni Kibuloy. Yung mga placards nila, saan man sila mag-rally, Liwasang Bonifacio, kung saan-saan lugar, uniforme. Pare-parehas. Diba? Ayan. So, ay alam naman nyo yung grupo niyan, diba? Dapat green. Pero mga naka-white sila. Tapos pula ang sulat na ang layunin niya po ay sirain ng Pangulo dahil da may kinakaharap na kaso yung kanilang pastor. Diba? Ayan yan. Diba? Ay, kaya kung nyo mapapansin, pati yung mga rally, mga speaker, mga abogado pa naman yun. Puro abogado yun. Di ba nyo napapansin? Attorney Chong, Attorney Roque. Ah, hindi, ito kasi Attorney Vic Rodriguez. Hindi ko alam bakit siya sumali dyan. Eh. Ah, at saka si Trixie Angeles. Di ba puro abogado? Pero ang kanilang lingwahe at kanilang mga sinasabi, aba, para silang mga masyadong dalasan ng emosyon. Galit na galit sa mundo. Ah, parang hindi mga professional. Di ba pag abogado ka, dapat nakabase sa ebidensya. Hindi sa hearsay. Hindi sa personal na galit. O hindi sa paghihiganti. Ay punong-puno sila ng paghihiganti pag nag-i-speech sa entablado eh. Palakpakan naman yung mga taong iilan na kasilang kasama doon. Hindi naman ganun karamihan. Kaya, kakaunti ang sumasama sa kanila. Kasi ang nakikita ng tao dyan sa mga abogadong yan ay parang hindi abogado. Dahil kasi ang abogado dapat maingat magsalita base sa dokumento. Dahil ang mga abogado, officer of the court. Kung ano man ang iyong akusasyon at ebidensya, dalhin mo sa korte. Yan ang tamang venue. Tamang lugar. Hindi rally. Kasi ang rally, pang-aktivista lang yan. Yung rally, para lang sa mga mamamayang simple lang. Ha? O kung ano mang sektor. Pero pag abogado, ibang level yun eh. Dapat sa korte ang labanan. Dapat dalhin sa husgado, rule of law. Pero dinala ng mga abogadong ito sa kalye, dinala sa stage, ang kanilang mga akusasyon, mga hearsay, mga kung anong ebidensya. So, kaya kakaunti ang sumasama sa kanila dahil malayo sa kanilang level bilang abogado ang kanilang sinasabi at venue na pinagsasabihan ng kanilang akusasyon laban sa pamahalaan. Ayan ang aking opinion at analysis sa isyu niyan. Kayo, anong inyong masasabi niyan?